na lupaing ito sa kabundukang sakop ng Basel sa Switzerland. Tuwing summer, hitik sa bunga. Tingnan mo naman, ang baba lang, pwede mo nang pitasin. May mansanas, peras, at prunes. This is a bee house. Dito nilalagay ng mga bee ang mga honeys nila. Ayan sila. May sarili ring bee farm at bodega ng mga primera klaseng baka. Kasi 8 lang sila nung una. Pero alam nyo ba, narito sa Switzerland, kung saan ginto ang presyo ng lupa, ang may-ari ng 22 hectares na hasyendang ito, isang Pilipina. Ang kababayan nating si Mila. Yung mansanas parang galing sa freezer. Ay! Akala mo sa teleserye o pelikula lang nangyayari. Pero totoong totoo, isang dating anak ng magsasaka na walang sariling lupa sa Pilipinas, bumaliktad ang mundo, hasyendera na ngayon sa Switzerland pa. Sa Pilipinas, wala kayong lupa, tapos biglang dito, 22 hectares. Happy po ako. Dito, maganda ang buhay. Narito po tayo sa Basel sa Switzerland na tabi na halos ng Germany. At alam nyo naman tayo mga Pilipino, we're everywhere. Akalain nyo ba may nahanap ako ritong kapwa Ilocana? Okay nga, Rod! Gritse! Ngayon, kasama ho natin si Mila Fajardo Buser. Dito na siya for the past 30 years. Hello, Mila! Hello po! Kumusta kumpara ang farm pag sasaka sa Pilipinas kumpara dito? Maganda po dito, ma'am. Kahit ilan ang anak mo, okay. Walang problema. Hindi mahirap ang mga farmer dito? Okay, anong tinatanim nyo? Mga gulay po. Gulay din. Ito na ang simula ito ng lupain, o hasyenda ni Mila. Dito, yung puno na ng walnut na ito. Paket po yan. Ayan, kapag pag nakita ng mga kamag-anak mo to, Mila, baka magpaampun sa'yo. Ma'am, nakapunta na po sila halos lahat. Ay! Nakapunta na po sila. Ang bait naman. Nag-ano po sila, nag-tour? Medyo maginaw na ho kasi dito na tayo sa open air. Dahil simula na ang winter nung binisita namin ang farm ni Mila, ang kanilang mga tanim, nabalot na ng yelo. Maswerteng may ilan pa rin kaming naani. Oh, may kohlrabi sila, mamahaling gulay to. Pwede ba tayo mag-harvest ng isa, Mila? Yes po. Yan. Para siyang radish, di ba? O celery. Yan, oh, bichuelas. Ito, oh, bichuelas, oh. Magsasaka rin ang mga lola ko sa Agoo. Alam ko ng mga ganitong buhay. Nyo, DJ, mansanas. Ay, may apple pa sila. Natin. Malamig. Kahit, yung mansanas parang galing sa freezer. Ang na-harvest naming gulay, ginawa naming winter vegetable salad. So, babalatan muna natin ang ginawa. Oo, malamig. Naninigas yung mga kamay ko. Straight from the farm kasi may mga yellow-yellow pa. Hindi ko na maramdaman yung kamay ko. Dali. Ang ginaw. Kastoy niya, kastoy. Ah, okay. Ayan. Julienne ang kohlrabi. Kaya matikman nga. Matikman ko nga. Masarap po yan. Mmm! Parang siyang singkamas. Yeah. Huh. Umahap nga ito sa salad. Toss! Toss tayo, toss! Ito na ang winter vegetable salad namin ni Mila. Mangantayon, apo! Mangantayon, apo! Kain po tayo! Sarap! Sarap! Umahap talaga! Fresh na fresh. Mm. Ito yung barn ni Mila sa Ilocano, sa amin sa La Union, sa Rusar. May ito, ito yung mga kalabasa nila, pero iba sa kalabasa natin. Kasi mas masarap, mas masarap na pinupuree ito ginagawa nilang soup. Oh, wow! Hello! Lalaki nila! Kilala rin ang Switzerland sa cheese na masarap at gatas. Tama-tama kasi may alaga rin sila, Mila, ng mga baka rito. Mga 20, tama? Pero minsan daw umaabot sila ng 36 at malalaki yung baka dito. Hello, 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 hello. Ay, naku, lumalabas ang ngipin. Ay, ay, may hindila, ni Mila. Tulungan natin si Mila, papakain siya ng baka.
O, kain na kayo. So, yes, syempre, hindi ko pwedeng ilokanuhin o tagalugin yung mga baka rito. German-speaking sila. Yes, paano sabihin? Esem. Esem! Parang Esem, parang Ilocano din yun ah. Mag-smile. Ang kada baka na bibenta raw ni Namila for 2,000 Swiss francs. Pag kinonvert mo yun to pesos, 150,000 pataas. Pait ng mata niya eh. Tubong Rosales sa Pangasinan si Mila, pang-8 sa 10 magkakapatid. Mahirap ang buhay namin doon. Lupang maluwang ma'am, may kainyugan. Yun ang tinatrabaho yung tatay ko, ma'am. Ano bang natapos mo sa atin? Wala po eh. High school lang po ako. High school. Kasi nag-Saudi po ako noon. So, anong trabaho sa Saudi natin? Ano po? Domestic. Gaano ba kayo kahirap dati, Mila? Yun po, yung wala po kaming sariling lupa. Ganun. Tapos, siyempre marami po kami magkakapatid. Mm-hmm. Hindi po kami nagtapos sa pag-aaral dahil nga tatay ko farmer lang. Wala naman kaming pera talaga. Kaya nga po nag-decide ako na pupunta ng Saudi eh, noon. Mm-hmm. Kasi nakita ko sa pamilya, hindi ako makakapag-aral talaga nito. Sabi ko, kaya yun, nagpunta ako sa Saudi para matulungan kong pamilya. Mm-hmm. Pero ang masakit, namatay ang tatay ko nung nandun ako sa Saudi. Masakit po yun sa akin. Anong kinamatay? Inatake po siya. 56 years old lang. Tapos yun po, hindi ko po siya nakita. Kung saan-saan po kami kumukuha nun, yung pag-aano kami sa mga kamag-anak namin. Lumapit po kami sa mga kamag-anak namin. Yung bang parang kumbaga, pamasahe lang. Hmm. I mean, yung baon ko, wala po nagbigay kahit isa. Yung namimiss ko lang yung tatay ko kasi nung umalis ako sa bahay, nakita ko siya, nasa isip ko pa rin hanggang ngayon. Nasa gilid lang po siya. Sabi niya sa akin, anak, kaya mo bang umalis? Kasi siyempre 17 lang ako noon. 16, 17. Minor ka pa nung pumunta ka ng Saudi o tapos? Tapos sabi ko, kaya ko po. Tapos ang nanay ko, iyak siya ng iyak noon. Kasi nag-decide talaga ako pupunta ng Saudi. Kasi nakita ko yung hirap ba, hindi din naman kami makapag-aral. Kaya gano'n. Totoo ba na wala kayong picture? Wala po akong picture sa tatay ko kasi yung lagi pong baha. Mula Saudi Arabia, si Mila nakipagsapalaran sa Switzerland kung saan niya nakilala ang kanyang mister na ngayong si Paul na mula rin sa pamilya ng mga magsasaka. Nagkaroon sila ng 5 anak na pare-pareho na ngayong mga professional. Gretzi, Paul! I'm Jessica from the Philippines. Hi, how are you? Good? Love at first sight ba? Parang ganun nga. Mabait din naman po siya talaga. Magkatuwang sina Paul at Mila sa pagtaguyod ng kanilang farm. Ang kanilang ani, ibinibenta nila sa kanilang pwesto sa Basel City. Ito sa mga mahilig sa walnut, ito yung itsura nung, ano, nung raw na walnut galing sa puno. Healthy nut ito eh. Tikman natin. Oh, fresh na fresh. Ibang iba dun sa nabibili ko sa grocery. Mula sa maliit na lupa, ang kanilang farm, yumabong hanggang nakabili na rin sila ng hasyenda. Nagsikap talaga kami. Kaya kami dumating sa ganitong punto. Hindi lang yung asawa ko. Pati ako. Tulungan talaga. So Mila, happy ka na sa buhay mo dito sa Switzerland? Happy na po. Eh syempre, dito maganda ang buhay. Nung nag-ask po ako sa asawa kung gusto niyang bumili ng lupa sa Pilipinas, kasi mura lang po yun na taon niya noon. Hmm. Ayun, pumayag naman po siya kaagad. Ah, so may farm din kayo sa meron Pilipinas? Po. Oh, meron po. Beken naman, Mila. Welcome to Mila's Farm. Ito ko po ng lupa ay nasa 5,214 po. Malaking tulong po to dahil ito po kami kumukuha ng pangkain-kain po namin. Pasalamat ako, ma'am, na siya ang tumutulong sa amin. Hanggang andun sa Switzerland, ma'am, sila ang nagtutulong sa amin. Hindi kami mahirapan ngayon, ma'am. Sila ang... Ang mga kapatid ko po, pinapunta ko po sila lahat dito. Ano lang, nag-tour lang po sila dito, 3 months. Lahat po sila pabalik-balik po. Kayong nanay ko po noon, ilang beses din po siyang pabalik-balik. Pero taong 2006, ang nanay Chodora ni Mila namatay sa komplikasyon ng diabetes. Ang kanyang mga kapatid may sari-sarili ng mga pamilya. Namiss na ko sa kanila, ma'am. Kung pwede lang, ma'am. Magyayakap kami, eh matagal na nga hindi kami nagkita mo, ma'am. At dahil hindi sila makakasama ni Mila ngayong Pasko. May pasalubong kami kay Mila. Ano, video, message, surprise para kanya, ha? Dito eh. Oh, namiss mo siguro isudan.
Hi, Kamsat. Good day. Kumusta kayong lahat dyan? Lalo na kay Kuya Paul at saka mga pamangkin ko. Salamat sa suporta mo sa amin, magkakapatid. Lalo na nandyan ka palagi sa tabi namin. Always praying for you. Kumusta ka na dyan, Mila? Salamat sa mga pagtulong mo sa amin. Sana tayo, Mila, ay magkita-kita. I love you. Masaya po ako dahil kahit paano naman masaya sila sa pagtulong ko sa kanila kahit paano. Hindi ko naman sila nakalimutan. Ano yung mga nawala nung nabaha yung bahay nyo? Mga pictures na mga luma. May picture ka na. Kasama sila. Wow! Ayan oh. Oh, di ba? Na Photoshop. Nilagay ka namin sa pagitan ng nanay at tatay mo. Ayan, meron ka ng picture nila. Ma'am, thank you. Ayan. Ma'am, thank you talaga. Mm-hmm. Tapos meron kang makikita may at maya rito sa Basel. Yes po, thank you po, ma'am. Happy ako dahil kahit pa paano, naalala ko nanay ko, tatay ko ayun. Namimiss ko sila. Mangarap lang sila ng mangarap. Tuloy lang nila yung pangarap na yon. At tumulong. At mayroon nangingailangan talaga magbigay sila kahit kunti. Kasi babalik din yun eh, di ba? Sobra pa sa balik. Marami sa ating mga kababayan sa Pilipinas, ipinanganak na magsasaka, mamamatay na magsasaka. Pero iba si Mila, na ang kapalaran para ring punla na umusbong at namunga ng masagana kahit pa sa lupang hindi niya tinubuan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.